Isang may-ari ng mga dormitoryo sa Quezon City ang nag-aalok na ipagamit ang kanyang pasilidad para sa health workers at iba pang frontliner. Si Vin Pascua sa detalye. Ini-offer at ipagagamit ni Beda Manyalak ang kanyang mga dormitoryo sa Tandang Sora, Quezon City para maging pansamantalang tirahan ng mga doctors, nurses at iba pang health workers. Apat na clusters na binubuo ng walong rooms na maaari nilang pansamantalang uwian habang patuloy nilang ginagampanan ang kanilang trabaho, lalo na marami sa kanila ay malayo ang mga inuuwian. Okay, as of now, nalinis po namin, ready na po yung mga units na doon sa Tandang Sora na inihanda na namin para sa mga frontliners. Right now we're waiting, nagko-coordinate kami, may nakausap na kami yung taga-ibang hospitals sa Quezon City, including Quezon City Hall. Tinutulungan namin ng Quezon City Hall para mag-coordinate, and especially yung mga ibang kailangan ng frontliners. Yung office ni Mayor is supplying some of yung mga ibang kailangan nila. Ayon kay Manyalak, alam niyang mahirap at hindi biro ang kinakaharap ngayon ng ating frontliners laban sa COVID-19. Touch din kami yung sacrifice ng ginagawa ng mga frontliner, yung mga danger na hinaharap nila. Eh sabi nga namin na nakita ko rin yung mga problema nila sa biyahe, papunta sa trabaho, and then yung mga ibang challenge nila. So sabi namin, siguro maliit na contribution namin na mag-donate kami ng mga rooms namin, yung mga dormitory rooms, na pwede sila magpahinga kahit yung mga to get yung mag-rest, kumain, and then mag-shower. So we were thinking na siguro maliit na bagay na this is our way of showing support. Sa ngayon ay nakikipag-ugnay na umano sila sa Quezon City Local Government kung papaano ang transaction na isasagawa at kung sino-sino ang mga mag-occupy sa dormitoryo. Kailangan kasi anyang maging mas mahigpit ang disinfection guidelines, lalo na at manggagaling sa iba't ibang ospital ang mga gagamit ng mga kwarto. Humingi din kami ng tulong din sa mga iba-ibang hospital na kausap namin na mag-establish po ng sanitizing procedure, pagpasok, paglabas, para din sa mga protection din ng mga frontliners na mag-stay doon. Maliban dito, nakikipag-coordinate na din umano si Manyalak sa iba't ibang LGUs upang makapagbigay tulong din na madagdagan ang mga health facilities ng mga ospital dito sa Metro Manila. This is a way of within mga 1 month, I can build multiple rooms already, additional hospital rooms to accommodate yung mga increasing number of patients. Para sa Eagle News, Vin Pascua, we live in interesting times.